Guys, tips ko lang sa inyo kung paano makapag-ipon ng maayos na andito tayo sa abroad. Guys, andito ako ngayon sa Holy Land, sa Israel. Caregiver ako dito. Bali, mag-apat na taon ako dito. Guys, tips ko lang sa inyo para makapag-ipon. Ang magkaiba kasi yung needs at saka sa wants o pangangailangan o kagustuhan. Guys, ganito lang yung gawin. Unahin natin yung mga needs. Ang mga needs natin, pagkain. Kasi araw-araw natin kumakain. Mamamatay tayo pagka hindi kumain. Kaya kailangan yan natin. Damit sa katawan. Yun ang kailangan natin. Siyempre, mahirap naman na papasok ka sa trabaho o maglakad ka dyan na wala kang damit. Kailangan natin ng damit. Kagustuhan. Guys, ito yung iwasan natin. Lalo na pag tayo ay OFW. Ang luho. Kasi ang luho, guys, mahirap pag nasanay na sa sarili mo. Yung bibilin mo yung mga gusto mo. Guys, iwasan natin yan. Kasi pag inuna mo yung luho, hindi tayo makapag-ipon. Yan ang iisipin natin, guys. Kasi kung ikaw ay nagtatrabaho bilang OFW, dapat alam mo yung pera mo na pinagpaguran mo kung saan napupunta. Diba? Tama o mali? Kasi tayo ang nagtatrabaho. Dapat kung tayo nagtatrabaho, tayo ang mag-ipon. Hindi yung sa Pilipinas. Kasi naman bakit masarap mag-ipon sa pinagpaguran mo. Mahirap mag-ipon kung hindi mo sarin pera. Kasi naman bakit nauubos at nauubos yan. Kasi hindi mo ramdam eh. Kasi kung pinaghirapan mo pera na yan, alam mo sa sarili mo na yung savings mo ay lumalaki at maganda yung sa kalooban mo. Kasi pinaghirapan mong pera eh, hindi galing sa ibang tao. Kaya the best way yan sa pag-iipon. Kaya tayo ang naghirap sa abroad, tayo din ang mag-savings. Kasi mahirap mag-savings sa ibang tao. Halimbawa, dito tayo sa abroad. Tapos, yung sa Pinas yung mag-iipon. So, mahirap eh. May tendency pa na magastos. Magastos nila doon. Kaya, pag ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, dapat ikaw ang mag-ipon. Padala mo yung pangangailangan mo doon sa pamilya. Tapos, ito lang yung itatak natin sa isip natin, guys. Huwag natin iubos yung sahod natin sa pamilya o doon sa Pinas. Kasi alam mo bakit? Pag ikay mawala ng pera dito sa abroad, sinong lalapitan mo? Wala kang malalapitan dito. Kasi alam mo bakit? Sasabihin nyo sa iyo, ay wala akong pera. Kaibigan mo pa yan, ay wala akong pera. Kasi ganyan, kahit may pera sila, kasi iniisip nila, paano naman kung sila ang mawalan, di ba? Ang isipin natin lagi, huwag magpaubos ng pera. Kasi ang hirap. Pag nagka-problema tayo sa trabaho natin, paano tayo makatravel kung wala tayong pera? Di ba? Mahirap talaga. Mahirap pagka OFW ka, wala kang pamilya, malayo ka sa pamilya. Kaya isipin natin, guys, iipunin natin ang pera natin. Kasi yun ang pinaka-the best. Isipin natin lagi. Dapat yung pinaghirapan natin ay hindi masayang. May cellphone ka lang na ginagamit, may video, makatawag ka sa Pinas, sa pamilya natin, okay na eh. At saka na yun yung mga luho, guys, pagka tayo'y nakaangat na. Yumaman tayo. Pero the best way, guys, ano na, isavings mo na lang yung pera. Tayo ang naghirap,
na OFW tayo, dapat tayo ang mag-savings. Kasi mas maganda yan sa kalooban natin, guys, at sa isip natin, kasi may magagamit tayo ng pera. Ibigay natin ng pangangailangan ng pamilya natin, and then ipon. Pigilan natin yung luho. Kasi yung luho, guys, hindi ka aangat, hindi ka yayaman kung ani mo yung luho mo. Kasi, guys, ako dito, mag-apat na taon ako dito, pinag-aralan ko lang talaga yan. Gumagawa ako ng chart. Parang nag-aaral ka lang kung saan napupunta yung pera mo, anong plano mo sa buhay. Yun. Yun na nakaano dun. Sunod-sunod yan, step by step. Kasi kung wala ka nun, mahirap din eh. Kasi hindi mo alam kung ang isipin mo kasi kagad, ano eh. Mapakain mo yung pamilya mo sa Pinas. Yun ang inaisip mo lagi. Kaya, guys, dapat gagawa kayo ng plano. Isulat nyo doon. Basta huwag nyo kalimutan, guys. Savings. Savings the best. Kasi yun ang tutulong sa iyo. Kasi kung wala kang pera, walang tutulong sa iyo. Danas ako na yan. Kaya, so guys, magkita-kita tayo sa sunod ko na vlog. Ako si Jismar Oyvanda. Please subscribe to my channel. Guys, magkita-kita tayo sa sunod. Good luck.